nakakapit na ang liod ng pito. Sibuyas na puti. Diba pala tapos 2,500. Now, ito na yung mga rod. Diba pala ito ng punta dorky. Kaya today? Pang corner. Yum! Morning! Ayan, meron naman tayong bagong item. Meron tayong biniling baby playpen for our baby boys. It cost 2,699. Pero na-purchase namin siya 2,500 after discounts. Ngayon, unbox natin, and then sanitize, and then bubuuin natin. Okay? Tara! Wow! May bola! Sabi around 50 pieces yan. Sana ano na lang, no? Sibuyas na puti. Kasi walang mahal ang sibuyas na puti eh. Ayun siyang bag. Sa loob, nandun yung mesh. Then, kung si-travel kayo, pwede mong ipasok yung ano rin dito, yung mga seal rod para pwede mong i-disassemble and then assemble mo. Tapos, pag pinuksan nyo to, may factory pa siya. So, I recommend na gasan nyo to bago nyo totally ganito. Gawa pala to ng fundador kids. So, ito yung ibabaw niya ng railing. Meron siyang cushion or foaming sa loob. Huwag na mga tibay ito. Stitches inspect natin. Ah, meron din siyang zipper. Ah, ito yung ano, yung access door. Meron siyang zipper. This is for the access door. So, take note ha. Ganyan lang yan. Wala pong kasamang cushioning sa sahig. So, separately, we had to buy rubber matting. Now, ito na yung mga rods. Ang binili kasi namin is 120 centimeters by 160 centimeters. Merong 4 pieces na 120 centimeters na tube. And then merong 6 pieces na 62 centimeters tube. Ito yung height niya. And merong 8 pieces na 80 centimeters tube. So ito yung paaba. So yung mga elbows or yung mga connector. Yung handles sa loob para kapag magbaba na si baby. Dito siya magpupull up. Sanitize muna natin and then ito kasi paano bubuoin. For this, naglatag ako ng rubber matting. This is for the protection as well of this material. Kasi later on, baka naisipan mong iusod-usod or around yung playpen. Baka pagkakausod mo, mapunit siya, mabutas. Diba? So para protected siya, maglagay ka ng rubber mat. Okay? And then, latag mo. Gumarang. Siyempre, sa labas yung may pasukan ng tubo. Kaya makikita nyo, merong pockets na kung saan yung ilulusot yung mga tubo. Teka, pakita natin. Sanitize na rin namin itong mga tube. Siyempre, itong mahaba, ito ay 120 centimeters. Meron siyang mga lock. Ayan. Pasok muna natin. Kaya today? Kaya today yan. May isa pala ito? Yan, requirement. Magaling mag-shoot. Ay, nagsimula tayo sa ilalim. Hanapin niyo yung... Ayan, yung pang-corner. Tapos meron siyang suction cup sa ilalim. Merong ganire. Tapos, walang butas. So, hahanapin niyo asan yung butas. Ito lang naman yung may kanal. So, yun na yun. Matik nila. Toink! Diba? The other side. Be careful lang. Kasi I noticed na yung material... mukhang hindi siyang ganun ka-tigas. Tapos, dahil ito yung longer side, so merong dalawang 80 centimeters. Pasok muna natin yung isa. Tapos, snap nyo na siya dito sa isa. Sa una nyong kinabit kanina na connector na pangpaa. Yan! O, oh, diba? Yan. Ngayon, dito sa gitna, kuha din tayo ng connector. Yung P-connector naman. Yan. Ito naman walang pang-snap. Ito rin kasi walang snap. As in, plain na connector lang siya. Tapos, insert the other portion ng 80 centimeters. At ang pagkabit is ganire. Yan! So, yun! Balitan rin natin. Huwi naman natin yung bilang sa... At pwede lang mag-po! Lagi masakit na ang likod ng pito mo! So,
dali lang, no? So, kailangan nyo lang dito ng around 10 minutes para mabuo na ito. Diba? Mabuo na ngayon yung isang side. Kapag nagkakabit kayo nito, ingatan nyo talaga kasi hindi porket gubegewang-gewang siya, sabihin nyo okay lang kasi hindi pa nakakabit sa kabila. Pero hindi nyo napapansin, nagkakaroon na ng lamat yung mga dulo ng mga connectors. Hindi nyo naman isasalba yan. Mabay 2-7 kayo nyan. Hello, Shopee ka na naman. Mag-add to cart ka na naman yan. So mabubuo na natin ngayon yung paa. Then, ang isunod ay yung mga vertical post. Ayan. Yung mga gilid, may mga pockets din yan na pagsusuotan itong tube. Ayan. Tapos, suksok. Ah, yung suction cup, tumitikit na. Kaya? Gusto na mag-shoot. Iliwanag kasi. Dilim. Sure yan. Bastos! Oh, yun o. Ayan yung connectors natin for vertical post. Oh, ito mabilis lang. Dito. Chuk! Magubuo na siya. Easy lang. Hindi pa pala tapos. Ano na yung task? 10 minutes talaga yan, ha? 10 minutes. 5 minutes and 1 hour. Okay, yung para sa itaas. I-ready lang natin, okay? Dito sa itaas, madali na lang siya ikabit kasi mas malaki yung butas. Gawa na meron siyang cushioning. Yun. So, medyo challenging siyang ikabit itong portion na ito. Yung magkabilan na yan. Siyempre, yung isang side may kakabit mo na. Kapag ito na ikakabit mo, mahihirapan ka. So, kailangan mo nang gamitan ng math at science ito, ng physics at chemistry. Pakita mo nalang sa kabilang side. So, muna natin yung mga connectors. Okay. Dahil nahirapan tayo dun sa kabila, dito hindi na tayo mahihirapan. Pinagkaiba nila, itong side na to may zipper na. Pero ganun din pa rin challenge. Ito, papakita ko sa inyo yung technique, ha? So, hindi nyo yan maipapasok ng ganire. So, gawin nyo ganito. Oh! Pak! Ganun! Di ba, hindi ko ginamita ng utak. Nahirapan ako. Gawin nyo, ganito muna. Tapos, tsaka nyo i-shoot. Sights na tayo. Okay? Feeling ko mamamali na naman ako dito. Ganito ang diskarte. Dahil may isang side na solution is pwedeng i-zipper lang at merong isang side na fixed yung lusutan or yung fusion. So, ang gawin nyo, i-redit ninyo na yung kabilang corner. Then, itong gitna na connector, hanggang dyan lang yan. Yung last stretch ng bakal, ikabit nyo na yung merong latch. I-lock nyo na siya dun. Pagkatapos, make sure na nakalusot, ha? Pagkatapos, shoot! Diba? Yan. And then, ingat na lang. Mag-ready na lang kayo ng panibagong 2,700 kapag minas i-ready ka. Ayan. And huwag niyo kalimutan yung kabilang side. Sige, gabit na natin to. Medyo challenging din siya dahil magbabanatan kayo. Ingat kayo sa pag-zipper. Itong side na to, nasi-zipper. Yung kabilang side, hindi. So, unahin natin yung side na hindi nasi-zipper. Yan. Eh, dahil nakakabit na yan, may panibagong challenge tayo. Loosen nyo muna dito sa kabilang side. Tanggalin nyo dito, ha? Para madali nyo may kabit itong gitna. Tapos,
sentro. So, urong-urong niya yung ano, yung mesh. Para madali niya siya ipasok. Yan na! Ganyan po ang mangyayari sa mga connectors. Expect niyo yan kasi sobrang wala kasing allowance for affixing all the connectors. So, the last one. Yung mga fabric, banati nyo na lang pataas para mabanat nyo rin ito. Yan na. Dasal na lang. Yan. Okay. Finally. Okay, tip. Kung ayaw nyo nang pilitan, ang gawin nyo, i-trim nyo yung mga connector. Bawasan nyo siya ng siguro mga 2 millimeters. So, cutting nyo kung ilan 2 millimeters, ha? Well, anyway, basta tansyahin nyo na lang. Bawasan nyo siya in such a way na magkaroon ng konting clearance or allowance para kapag nagpapasok pa kayo ng ibang tube. In my case kasi, kaya ko namang pilitin. Pero kung hindi, kikilin or hasain nyo or kung meron kayong lagaring bakal, cutin nyo yung mga 2 millimeters. Para magkaroon ng cutting space. Kailangan din natin ng cutting space. Ayan, zipper din siya. Final step na to, kakapik nyo yung mga guard para hindi maumpog si baby dito sa mga connectors. Okay, bakit ito yung binili namin or pati ito yung pinili namin over dun sa isang playpen or playpens na made of hard plastic. Una, kapag yung hard or yung hard na playpen, yung napagdidikit-dikit, parang hindi siya ventilated. Unless naka-aircon siya, di okay lang, walang problema. Ito, kung naka-fan ka lang, mapapasok pa rin ng hangin yung bata, di ba? And also, para din maiwasan yung injury. Kasi syempre dahil hard plastic yun, kapag ka bumagsak siya, tatama sa kanya, matigas, masasaktan siya. Ito, lahat fabric. Wala kang isipin. Kailangan mo lang gawin, ensure mo na mayroon kang makapal na mattress. Ayan, bago ko tuloy yung makalimutan, pawis na ako, meron siyang mga handles. Ayan, hindi lang niya ikabit. Kiklip mo lang siya dito. Oops! Clip lang siya. So, kahit saan. So, after 10 minutes, 5 hours, nabuuna natin siya. Hindi. Well, ayun. So, dahil napanood nyo at nakita nyo mga challenges na naranasan namin while assembling this playpen, ay mapaghandaan na po ninyo ang mga dapat gawin. Enjoy while assembling. Dahil, ma-effort at time consuming. Yun lang. Salamat! Pero syempre, mag-subscribe kayo, okay? Please hit the like button and subscribe for more infos and other DIY things that you can expect from MaineyEnard. See you guys! Thank you! Bye-bye!